Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. Ano ka mga toy? Nandito na naman tayo sa panibagong video. Nagpalay na ako nung nakaraan. Nakita nila na may problema yung wheel bearing ko. Left side. Doon muna tayo sa left. Yeah. Pero papalitan ko na siya parehas. Ito. Wheel bearing. Makulog daw. O nga, makulog na nga siya. Dami langgam. May kumakitain langgam. So yun. Babaklasin natin itong wheel bearing. Pakita ko sa inyo. Baka ito din yung problema nyo. Tara. So yun. Magpapalit tayo ng wheel bearing. Pinagkagat ako langgam. Ayan. Dito. Makalog eh. Dapat walang kalog yan eh. Oh, sige. Diyan ka. Ito ka pa. Yan oh. Kalog oh. Ano niya ba? Pobi, ang lakas naman ng hininga mo. Yan oh. So yun. Okay. So babaklasin muna natin ito. Papapress natin yung bagong bearing. Let's go. So yan. Tatanggal tayo ng ito, upper control arm, tapos itong tie rod, tapos yung ilalim na ball joint. Ito size 32. Tanggalin muna natin yung sa tie rod, sa upper control arm. Nilulugan ko na, nalimutan ko. Yun, tanggal na yung screw. Kanina natagal ko na yung cutter pin eh. Tapos martilyo. Bumili pa akong baso eh. Wala kayo kam. Ang pasin nyo lang yung kailangan mabigat yung martilyo nyo o maso para madaling matanggal. Tapos ito yung tie rod. Same lang din. Ito nyo ba? Ito yung sa tie rod. Tanggalin yung cutter pin. Aba naman ng cutter pin na to. Yun, naputol. Putol na yun. So yun guys, isa na lang tayo magtrabaho sa sasakyan. Isa na nga lang payagan ni Mrs. magawa ng sasakyan. Bumagyo pa. Mulan pa ng malakas. Ay nako. Paano mo kapagawa niyan? Lipat muna ako dito sa kabilang side. Dito hindi masyadong naulanan eh, kasi may bubong siya ng konti. Meron kabilang side, di talaga makakagawa dyan. Lakas ng ulan dyan. Ito muna tayo sa kabilang side. Same din. Kasi kung papaltan mo yung isang side lang, yung left side lang yung sira eh. So kung papaltan mo yung left side lang, dapat paltan mo na parehas. Gagawa ka na din ng wheel bearing eh. Guys, pasensya na kayong madilim na. Gusto akong ulan, tapos nadilim na. So ito, tanggalin nyo yung screw ng caliper. Ayan. Doon ka! Basa ka na! So guys, after nyo matanggal yung caliper, lagay nyo lang siya somewhere na hindi nyo matatamaan para hindi na kayo mag-bleed, para hindi nyo tanggalin ang buo. Ayan, lagay lang natin muna siya dito. Sa sahig. Okay. Ayan. So yun guys, natanggal ko na isang side. Kailangan natin tanggalin yung size 32. Pakita ko sa inyo doon sa kabilang side kasi madilim dito eh. Safety nyo lang yung caliper. Nung hayaan na sa baba. Kamaya, natin safety. Yan, ito yung drive shaft. Hindi makita kasi dito, ilipat ako sa kabila. Sige. Ito yun. Ito yung papapress natin. Tanggalin muna natin yung kabila. Kita nyo ba? Mukhang kita nyo naman.
Ayan, tatanggalin natin tong bracket. Ang caliper. Dalawa lang na size 17. Muna sa baba. Ayan o. Makalog siya sobra. Tapos tatanggalin natin yung disc. Kailangan tanggalin yung disc. Tapos ito. Dito nyo siya. Mas maluwag. Mas maluwag dito. Ito, dito nyo siya papatamaan. Kita nyo? Ayan. Kaya martilyohin ko na para. Para hindi kayo mahirapan. Kailangan malakas pa eh. Kailangan laksan. Laksan na na. Di pa rin. Yun, tanggal na. Okay. Check nyo na rin yung ball joint nyo. Kasi ito, naluwagan ko na ito kanina pala. Size 32. Yung axle nut. Maliwanag ba? Ito, size 32 to. Maluwag na ito eh. Hindi mo kakalimutang luwagan. Yan. Okay. So yun. Kung natanggal nyo na itong dagan ito, dalhin nyo sa machine shop. Ito yung papalitan nila. Ito. Yan. Itong wheel bearing. Yan. So, mag-secure kayo. Huwag nyo nga hayaan na kaganyan yung caliper. Kasi ito. Ito na yung wheel na. Ito. Yan. Kung may mabibilihan naman kayong bago nito, mura lang naman yan, bili na kayong bago. Ano kung di nyo naman pinalitan simulat sa pool. Balik nyo na lang yung mga screw para hindi mawala. Mga tinanggal nyo. Para, kasi papupunta pa tayo machine shop. Papamachine shop natin gabi na. So bukas pa yun. So guys, nakita ko din isang problema. Ito, sobrang loose na siya. Ball joint niya. Siguro kaya nasira din yung wheel bearing ko. Dahil maluwag na tong ball joint ko. Buti na lang, pumili na ako dati. So may pamalit tayo. Ating paltan. Ayan. Sige. Papalit muna tayo. So yun guys, bukas na tayo uli. Wala akong, hindi makita. Wala akong tools nung pantanggal dito, bibili pa ako. So ayun, bukas magpapapress tayo ng bearing. Nasa loob yung bearing eh. Ito yung papalitan natin, both sides. Bukas na lang uli. Maglilinis na ako. Shoot! So ayun guys, nandito na uli tayo. Nagbabalik. At para tapusin ang ating project, mula ng umulan. So hindi ako nakapaggawa masyado. So ito na. So yan, dito na yung bagong bearing. Napalitan na nila. Bago na to. Tsaka bagong ball joint. Both sides. So yan, bago pa magdilim, tara kapit natin. So ito guys, ikakabit natin. Pasensya na kayo, bahinga yung aso ko. Time lapse na lang natin. We'll be right back.
dito, higpitan nyo na din tie rod. Cutter pin para sure na hindi magtanggal. Tapos ito, itong ball joint sa ilalim, same din. Duraduhin nyo lang na mahigpit. Tapos cutter pin. Yan. Okay naman. Skabit na. Ay nako, nangalawang na. Naiwan ko pala dito to. So yun guys, huwag nyong iiwanan. Sasahig yung... Ay nako, nangalawang. Siguro naman pag dinrive ko to ng konti, isang araw lang naman naulanan eh. Ayan. Kaya linisin ko lang. So ito guys, hindi na ako naglalagay ng screw dito. Pero normally yung rotor may screw siya dito, dalawa. Na lagi nagbibilog yun eh. Kaya hindi ko na nila kinakabit. Yung kabit natin yung caliper. The caliper. Guys, titingnan nyo yun, no? Lapa. O, kailangan ng spacer. Hindi ko lang kung mga ilang inch to. Lapat siya. Ito yung guys yung gagamitin ko na pangkarera. Weld siya. 13 by 9. So, tetes fit. Tapos ang slick sway 22 by 8. By 9 din. Ayan. Kailangan kong bumili ng spacer. Siguro mga dalawa tatlo. Mga 1/2 o mga 1/2 na spacer. Sukatin natin, teka. Dahil di pa kasi yung slicks, wala pa akong spacer, bibili pa ako. Ito muna kabit natin. Ito pa pala guys, higpitan nyo yung size 32. Yung nahigpitan eh. Ayan guys, tatapusin ko lang yung both sides. Tapos, pakita ko sa inyo. Nagre-ready na kasi ako for race day! Kasi tropa natin naka-tense, di ba? Napanood nyo. Tropa nating orange, kaso na benta na. Kaya hindi na natin matatry kung magna-9. Check naman natin sa batik kung mag-12. O kahit mag-13 suli. Okay na yun. Yan. Tigas. Okay, di pa tayo sa kabila. Tapusin ko lang yung kabila. Tapos, hanap ako ng spacer. Hindi kasi siya kakasya. Ayan o, wala nang kakalog-kalog. Ayos na. Wala na. Dati talagang makalog eh. Ngayon wala na o, wala nang kagalaw-galaw. Both sides. O, sensya na, madilim na eh. O. Ngayon wala na. Okay. So yun guys, kinagat na naman ako ng langgam.
Marami, yun, tapos na tayo. Wala nang kakalog-kalog yung both sides ng ating gulong. Makakabalik na tayo sa alignment para maayos yung alignment kasi hindi nila na hindi na tapos kasi makalog yung isang side ko. So yun, yun lang. At magre-ready na uli. Para sa race, kailangan ko lang ng spacer. Tagkatapos nun, okay na yun. Makakapag-race na. Maurasan na si Batek. So yun, maraming salamat guys. God bless. At salamat sa patuloy na pagsuporta. Yun lang. Peace out. God bless. Thank you. Guys, huwag kayong tragawa ng gawa ng sasakyan. Ilalak na yung pinto pagka puro kayo sasakyan, ha? Kaya kayo. May date niya yung asawa nyo. Lumabas kayo. Papa, bukas. Bukas ako? Sorry na. Madsya. Sige na guys. Una na uli ako. Bye!